Tara, pasyada kita! Nandito ako ngayon sa Colegio di San Juan Samar. Dito ako nag-aral. So, nandito ako dahil madadaanan to papunta sa Barangay San Agustin. So, bago tayo pumunta sa Barangay San Agustin, bisitahin muna natin yung mga dati kong guro, pati yung school. We started for the secondary. The following year, naisip namin na mag-offer ng tertiary. Kailangan talaga ng Lavezares. We are the only tertiary and secondary, lalo na sa secondary na mga nag-i-enroll dito, no tuition fee kasi subsidized by the government at hindi na kami nag-top up. Alam mo, nakakataba ng puso na pag naririnig ko na sinasabi nila na mga anak nila nakatapos ng pag-aaral because of Colegio San Juan. Mga KaKevs, napakaswerte ko naman kasi binisita ko yung Colegio de San Juan Samar. Dito ako nag-aral nung high school at kasama ko ngayon yung principal namin, si Ma'am Analyn. Ma'am, kumusta na? Okay naman. Grabe yung pag-welcome nila sa akin. Oo naman. Eto, ganun pa rin. Ganun pa rin. Matalino pa rin. Ah, matalino pa rin. Kasi matalino ba ako, Ma'am, nung nag-aral naman ako? Oo naman. Siya lagi ang in-example ko, no, as a good student. Now, when it comes to academic, di ba? When it comes to attitude and behavior, si Kevin Ponerta. Grabe naman yung mga Kevs. Actually, yung natatandaan ko na lagi ako yung ina-example ni Ma'am, lagi kasi akong nakakomplete uniform dati. Tapos lagi niya akong sinasabihan na i-continue mo lang para maging model ka sa ibang mga estudyante. So tuwing may mga kaklase ako na hindi nag-uniform, lagi niyang sinasabihan na, ba't di mo gayahin si Kevin? Ganun, ganun. Oh, yun yung lagi ko naalala sa'yo. Kasi diba? First subject ko, science. Umaga yun. At never ako na-late. Na-late kasi, ba ako? Kasi, hindi. Diba? Kasi good student ka nga. Oops! Galing na yan mismo sa principal namin, ha? Pero, seryoso. Alam niyo ba, mga KaKevs, na dito nagtapos ng criminology ang isa sa mga Fallen 44 heroes? Si PO2 Rudel Ramacula na nakipaglaban sa Mama sa Panumaginanaw noong 2015. At mga KaKevs, bago tayo pumunta sa Barangay San Agustin, daanan muna natin dito yung mga basket na ginagawa ng mga taga-Barangay Libertad. So ngayon ko lang ito narinig. Katapos sa ating bumisita sa Colegio de San Juan, ngayon, nandito tayo sa Barangay Hall nila. Papakita nila yung mga local products, specifically basket. Ang mga basket, bag at wine bags na ito ay gawa ng mga kababaihan na miyembro ng Rural Improvement Club. So mga KaKevs, naabutan natin dito sa Barangay Libertad, dito sa Barangay Hall, si Joby. Tama ba? Oo. At siya ay miyembro ng RIC. So ang ginagawa nila ay mula sa dahon ng bariyo. So etong bariyo na to ay nalinis na siya and then nabilad na rin. So nabutan kong meron silang ginagawa dito at saka kung napapansin nyo, meron parang hulmaan. Ang tawag dito ay? Molder. Molder. Sa pansin ko may maliit, malaki. May sizes ba yan? Meron. So anong size to? Ang size nito, small, meron ding extra small, meron ding medium, tsaka large. Meron din kami molder sa wine na ginagawa namin. At ito yun. Kung mapapansin nyo, may mga iba't ibang kulay dito. So akala ko, pagkatapos gawin, pinipintahan. Sa kanila pala, kinukulayan na muna yung nalinis na bariw para mas mabilis, no? Oo, so, iba't ibang color. Siya, kaya pala sobrang detalyado. At mga KaKevs, meron silang binigay sa akin, no? Wow, ang ganda. Tingnan natin kung kasya yung laptop ko. Nako, saktong-sakto. May magagamit na ako mula sa Barangay Libertad. Napakaganda. Kasyang-kasya, parang sinukat. So, since when nag-start yung programa na to or yung paggagawa nyo ng
ng basket? Since 2021, tinraining kami ng DTI para magkaroon ng livelihood yung Barangay Libertad kasi wala yung livelihood yung mga kababaihan dito. Mm. So nag-produce yung DTI para may pagkakitaan yung extra income. Mula Barangay Libertad, tayo naman ngayon ay pupunta sa Barangay San Agustin. So, ito yung tinatawag nilang Pagol. Yung Pagol, hindi sa mismong barangay ha. Pagkadating mo sa baryo ng Barangay San Agustin, lalakad ka pa ng unti. Then pagkalampas mo ng sementeryo, nasa likod, eto na ang Pagol Rock Formation. So, dala-dala ko yung salakot mula sa Barangay Villa kasi mainit at buong araw na naman tayo magtutour. Bisitahin natin ang Pagol. Since developing pa ang beach na ito, mapapansin na hindi pa ito gaanong matao at iilan lang din ang mga cottage. Napakalinaw ng tubig mga KaKevs. Tapos ang presko ng hangin. Kung ayaw mo naman mainitan, pwede ka magdala ng payong or sadok. Para mas makita pa ang ganda ng buong beach, tayo ngayon ay aakyat. So siguro mga 5 to 10 minutes, di ko sure kasi first time ko makyat dito. Ang tansya ko mula dun sa pinakababa, 5 minutes na. So tama nga ang tansya ko mga KaKevs. Nasa 10 minutes. Kung bago-bago ka dito, lalo na pag first time mo siguro 10 to 20 minutes. At napaka-fulfilling kasi ang ganda ng view. Tara! Tapos kung makikita nyo, may ginawa silang mini cottage. Or kubo ba? Kubo ata. Hindi pa siya ayos. Tapos ito yung isa. Tapos dito, pwede mo makita ang ganda ng dagat. Tingnan nyo dito. At pagdating mo sa tuktok, talaga nga namang mapapawaw ka sa makikita mo.